kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung may Mayor Rodrigo Duterte sa siyudad ng Davao na kilalang mabangis sa mga tulak at protektor ng ilegal na bato, ay mayroon ding Mayor Antonio Halili sa Tanawan, Batangas na katulad ni Tigong ay galit rin sa mga gumagamit, protektor at tulak ng ipinagbabawal na bisyo. Ito ay hindi sugal, kundi isang business opportunity. Hindi lang ako ang nag-iisa na nagpapatutuo na lehitimo at siguradong mapagkikitaan ang pag-invest sa kumpanyang SA Sports. Narito ang ilan pa sa mga nagtiwala, nag-invest at kumita. Joining an SES changed my perspective in life. It pushed me to invest my money for my brighter future. The people here, the member here is very accommodating. And they are kind. I am glad to be part of this company, and it is a good choice for me for the better future. Thank you, SE Sports. Napakadali lang ang sumali. I-click lang ang link na ito para makapag-register. Importante na i-click din at i-add ang manager na si Jolie Calida dahil sa siya ang gagabay sa'yo para sa iyong panimulang investment. Hindi ito sugal, kundi isang lehitimong investment at sigurado ang kita. Kaya mag-register ka na! Kahit binabalaan na ito ng mga taga-human rights sa kanyang pamamaraan sa pagdidisiplina sa mga addictos sa kanilang lugar, ay wala itong pakialam dahil para sa kanya ay nararapat lang na ipahiya ang mga ito dahil sa kanilang gawain. Sumikat ang tinatawag nilang walk of shame sa lugar ng mayor dahil sa pinaparada niya ang mga addictos na kanilang nahuhuli para mabigyan ng leksyon. Pero kahit ganito na ang ipinapakita at ginagawa ng mayor laban sa mga addictos ay hindi pa rin ito nakaligtas sa listahan ng gobyerno ng mga politikong sangkot sa kalakaran ng ipinagbabawal na bato. Tinanggalan ng kapangyarihan sa kanyang kapulisan sa kanilang bayan si Mayor Halili. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno noon sa mga pinaghihinalaang mga politikong sangkot sa ilegal na kalakaran para hindi na nila umano magamit ang mga kapulisan. July 2, 2018. Habang nasa flag ceremony sa labas ng kanilang munisipyo, kasama ang kanyang vice mayor at humigit kumulang 300 mga empleyado ng kanilang bayan, ay nagulat ang lahat nang bigla na lang may narinig na isang putok at sabay na nakitang hawak-hawak ni Mayor Halili ang kanyang dibdib. Maya-maya pa'y natumba na ito. Dali-daling dinala sa malapit na ospital pero hindi na umabot ang mayor dahil sa tama ng bala sa kanyang dibdib na nagmula sa isang sniper na gumamit ng M16 rifle. Sa damuhan, nagtago ang nasabing sniper, kung kaya't walang kaalam-alam ang mga bodyguards ng mayor kung saan nagmula ang putok na siyang dumapos kay Mayor Antonio Halili. Sa isang pagtitipon sa Cebu na dinaluhan ni PRRD, ay isiningit niya ang nangyaring pagkatodas ni Mayor Halili. Ayon sa kanya, kunwari lang daw ang ginagawang paglaban ng mayor sa ilegal na bisyo. Pero ang totoo, na si Halili daw pala ang involved dito. Arte-arte pa ka itong gilatos-latos niya itong kunwari, malana. Kunyari itong mga adik iyang ipaprosesyon pala ito sa wagyo yun. Siya man na. Siyempre, bilang SOP sa krimen ay kaagad na bumuo ng task group na mag-iimbestiga sa nangyari. Pero sureball na matutunaw lang ito at siguradong walang magiging resulta. 2024, sa patuloy na pag-isa sa berdugong si Karma ay bigla niya nalang kinanta sa Quadcom ang nooy chismis pa lang daw na kanyang narinig tungkol sa pagkatumba ni Mayor Halili. Ayon sa kanya, kilala niya ang isang pulis na nagmamayabang na grupo daw nila ang may gawa sa pagbulagta ng mayor ng Tanawan. Mayor Halili, mayors. Sa kalabarson niyan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So what do you know about the... Chismis lang kasi, Mr. Chair. Ah, okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa sir na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair.
Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Siguradong isa na naman ito sa kakalkalin ng Kongreso dahil ipapatawag na naman sa kanilang hearing ang pulis na nagmayabang kay Garma. Kahit sinasabi nila na si Mayor Halili noon ay sangkot sa ilegal na kalakaran. Pero maraming mga taga-Tanawa nang hindi naniniwala dito. Sinuportahan pa nga nila at pinanalo ang kandidatura ni Mary Angeline Halili, ang anak ng nasirang mayor. Sa pagbukas kaya ng kaso ni Mayor Antonio Halili ay mabibigyan na kaya ng hustisya ang nangyari sa kanya? Sadyang bulag lang ang sinuman na sasabihing hindi naging epektibo ang paglaban noon sa ilegal na bato ng Duterte administration. Kahit sino noong panahong yun ay makakapagsabi na talagang dumating ang panahon noon na pahirapan na sa kanila ang pagbili at pagbenta ng ilegal na bisyo. Ilan ba sa mga kakilala niyong may bisyo ang nagsitabaan noon dahil sa huminto sa paggamit? Kahit mismo ang nooy alkalde ng Ormoc na si Richard Gomez ang siyang makakapagpatunay kung gaano ka naging epektibo ang programa noon laban sa ilegal na bato. And before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. You know, all the numbers will show. Kung hindi may pagkakaila ang ilang positibong naging epekto ng paglaban ng gobyerno ni FPRRD sa ilegal na bisyo, ay ganun din ang mga naging bayolasyon nito. Totoo namang may mga nadamay na walang kamalay-malay dahil lang sa kapalpakan at barabarang pagpapatupad ng ilang kapulisan. Ang tinatawag na rule of law para sa pag-aresto ay totoo namang makailang beses ring hindi nasunod. Sa pagsulpot at sa pagbiga kay Garma ay malamang sa malamang na maraming totoong mga nangyari sa mga isinisiwalat nito. Pero hindi rin imposibleng may dagdag na rin ito. Ikaw, naniniwala ka bang inosente noon sa aligasyon si Mayor Antonio Halili na siya ay protektor ng ilegal na bato? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.